Good evening again, brothers and sisters. Before we start, let me read the book in the Bible, in the book of Psalm chapter 52, verses 7 to 9. Behold, this is the man who didn't make God his strength, but trusted in the abundance of his riches and strengthened himself in his wickedness. But as for me, I am like a green olive tree in God's house. I trust in God's loving kindness forever and ever. I will give you thanks forever because you have done it. I will hope in your name, for it is good in the presence of your saints. The Lord bless his words. So before we start, we will pray. Let us bow our head and pray. Lord God, sa oras na ito, tinataas po namin ang iyong pangalan dahil kayo po ang King of Kings and Lord of Lords, Panginoon. Sa inyo po nagmumula ang aming mga resources, Lord God. Lord God, sorry for all the things that we have done, Lord God, in the past week, Lord God. Sinasadyaman po hindi, Panginoon. Maraming salamat po sa opportunity na pinagkaloob niyo po sa oras na ito, Panginoon. Dahil kami po nandirito, Lord God, linisin niyo po kami ng iyong precious blood, Lord God, dahil sa mga kasalanan pong aming nagawa, Lord God, kami po'y nagpapakumbaba, Panginoon, dahil hindi po kami perfecto, Lord God. Dahil doon, Lord God, hindi po kami naging kalugod-lugod sa inyo at lumalapit kami po ngayon sa oras na ito, Panginoon, para po patawarin nyo at ang higit po, ang pinakamalaga ay mapaglingkuran po kayo, Panginoon. Lord God, let the work of the enemy, Lord God, doesn't defeat us, O Lord God. In all the four corners of this your temple, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Bigyan niyo po ng knowledge or wisdom ang inyong anak na mangunguna sa oras nito, Panginoon, that every words expresses on his or her mouth, Lord God, words gives encouragement and an inspiration to each and every one of us, O Lord God. Lord God, I bless you po kami. Be with us, O Lord God. Be with us, Lord Jesus. Let your Holy Spirit filled with us, O Lord God, as we continue the worship, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. So now we will proceed for our praise and worship to be given by our Pastora Karen. Amen. Praise the Lord. Good evening, everyone. Hallelujah. Truly, God is good. Amen. Mabuti ba ang Lord? Amen. Sige, thumbs up naman kayo. Amen. Though hindi po namin kayo nakikita or naririnig, but truly, nakikita tayo ng Lord. Hallelujah. So, He remain good. Kung ano man yung ginagawa natin, Siya ay nagre-remain na mabuting Diyos. Hallelujah. And right now, let us worship our good, good Father, our good, good God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We meditate your goodness tonight, God. Hallelujah, Jesus. God is good all the time. He put a song of praise in this heart. All the time, all the time. You put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, if you're
through the valley, and there are shadows all. Do not fear, He will guide you. He will fear, He will guide you. He will guide you. He will keep you safe and sound. Now He's love. He's never leave you, nor forsake you, nor forsake you. And His word, God is good. God is good. Yes, the Lord God, all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners and so unworthy. We were sinners and so unworthy. Feel the sweet, Your Holy Spirit, His Holy Spirit. Now we can stand and testify. That His love is everlasting, is everlasting. And His mercies, they will never. God is good, God is good. Yes, Lord, all the time, all the time. He put a song of praise. Loving to us, God. You remain Your goodness, O Lord God, to us, O Lord Jesus. And right now, Lord Jesus, we honor You right now in our needs, O God. Sanctify us right now, Lord. Humble us right now, Lord. Oh God, we are here in Your presence, God. And You know what is happening, O Lord God. Alam mo, Panginoon, ang nangyayari sa amin, O Lord God. Hallelujah. And right now, Lord, we just want to worship You. We just want to adore You, God. Yes, Lord God. You
will remain faithful, O Lord God. We will remain sweet, O Lord God. We will remain sweet aroma, O God, despite of any circumstances, Lord. Despite of any situation, God, either bad or good, we will remain sweet fragrance in your temple, God. Let the humility of our spirit right now, God, ang makita sa amin, Panginoon. Forgive us, Lord, for any iniquities, for any sins, God, that we've done before you, God. Your worship, you are good, for you are
Lord, right now. Release your worship to Him. Give Him the best worship. Let us adore Him for His goodness. He remained good to us. He is faithful, God. He is a good, good Father. He cares for His children. He cares for His people. Come on, give Him praise. Give Him honor. Give Him adoration. For He is a good, good Father. He is our everlasting Father. His love endures forever. Your praises be here. Let your worship be here right now. Let us pour out. Let's pour out our alabaster oil at the feet of our Lord Jesus. Pour out your worship to Him. Pour out your worship. You remain good, good Father.
God. Wala pong maitatago sa inyo, Lord. Yung brokenness namin, God. Yung broken spirit, Lord. You know it, God. You know it, Lord. And you make it whole, O Lord God. Hallelujah, Jesus. And we surrender everything to you, God. Our worship service tonight. Let it be pleasing aroma at your temple, Lord. This is our desire, oh God, to touch your heart. To touch your heart alone, God. We are doing this, Lord, to give you honor and praise and thanksgiving, God. To praise you, to glorify you, God. We are doing this, Lord. We are here. We are giving our time. We are giving our effort, Lord, because we believe, oh Lord God, that you inhabit the praises of your people, Lord. That is your promise to us, God. And our labor, Lord, is not in vain, oh God. Everything, Lord, na ginawa namin, Lord, alam mo ito, Panginoon. In the small details, oh Lord God, alam mo, Panginoon. Kaya right now, God, we adore you. We glorify you. We worship you. Come on, let us give him the best clap offering. Our good, good God. Hallelujah. In Jesus' name, can we shout, God is good. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. Again, brothers and sisters, magandang gabi po sa ating lahat. So, kung meron pong bago dyan sa Zoom, ina-acknowledge po namin. At maging dito po sa physical, brothers, inaanyayan po namin kayong dito tumayo. Sabihin nyo lang po ang pangalan nyo, taga saan po kayo sa at dito, at saka sino po yung taong nag-invite sa inyo. Good evening sa lahat. Ako nga pala si Jeffrey, ka-workmate ni Kuya Simon, taga-ICAD po kami. Magandang gabi po sa lahat. Amen. Praise God. Praise God po, Bro Jeffrey. Maraming salamat po sa pagpunta dito. Sana po, hindi lang po ito yung una at huli. So, sana po naway makasama po namin kayo lagi. At saka hindi po ang Gia ang itinataas namin dito, kumbaga, kundi ang pangalan ni Jesus Christ lamang po. So praise God. Ang ngayon ay welcome ulit sa Brother Jordan. Meron po bang bago sa Zoom? So kung wala na po, mag-proceed na po tayo sa ating testimonies. So sino po, kung sino ang po ang nakatanggap ng biyaya at naramdaman niyang may miracle na nangyari sa buhay niya through Jesus Christ. So kayo po ay welcome magpahayag.
magyabang para po mag-glorify po ang ating Panginoon. So do not hesitate po. You are welcome to testify what the goodness of God done in your lives. Si Pastora Kari po. Praise God po. Sige. Wala pong voice. Hindi naririnig. Ate Flor, okay? Ate Flor? Yan, okay. Sige. Ako po, I want to thank God. I want to give Him glory and honor kasi di ba yung kapatid ko nga, kinuha siya ng Lord na after niyang manganak. And yung baby, sobrang liit pa talaga. So kahapon, nilibing na siya, totally, inanon na siya, talagang, yun na, nilibing na siya talaga. So, ayun, we want to thank God kasi alam mo yun, yung strength talaga na pinagkaloob ng Lord for the whole family, especially sa naiwanan yung asawa niya. So, si Kuya Rod, kachat ko siya kahapon, and nakaka-bless lang, sobrang positive yung impact sa kanilang lahat na they are not blaming God, no, na bakit gano'n? No, makikita mo how they respond in the situation wherein God knows, no? And nami-miss nila yung kapatid ko kasi sobrang galda. Sila yung nag-umpisa ng Gia Muntinlupa. Nagsimula sa bahay nila hanggang lumaki. Nagkaroon na sila talaga ng service na nirecognize ng Gia. So ginawa na talaga silang Gia Muntinlupa. So nakaka-bless lang bago siya kinuha ng Lord, ay na-establish na yung ministry. So, meron ng church. And I thank God for her life na yung paano ba tinanggap yung pagkawala niya. So, yun yung natutuwa ako kasi lalong-lalo na po sa kanyang asawa kasi iniwanan siya ng dalawang anak. And pag tinatawagan ko siya, alam mo yung makikita mo na yung kalakasan nang gagaling sa Lord. And nagpapatuloy siya, nagpipreach, alam mo yon. After kinuha ng Lord ang kanya, ang kapatid ko, kinuha naman yung tita niya. So, grabe 'di ba? Yung tita niya, yun din yung parang ka-closing. So, alam mo yon, makikita mo talaga yung kalakasan ng gagaling sa Lord. Kasi nagpipreach siya kasi isa siyang pastor. So, alam mo yon, nagpipreach pa siya sa mga nabilanggo. Kasi nga, police po siya sa Muntinlupa. So, ang dami niyang ministry. Meron siyang ministry sa bilangguan. Di ba? Meron pa siyang Gia Muntinlupa na hinahandle. So, pero ganun yung situation niya. May dalawa siyang maliit na anak na inaalagaan. So, alam mo yon, kung wala talaga siya sa Lord, sabi nga niya sa akin, Ate Car, baka bumigay na ako. Hindi ko na makayanan. Pero, nakaka-encourage na every time pinapollow up ko siya, Ganon yung ano niya na sabi ko nga yung kalakasan natin ng gagaling sa Lord. So I want to give glory and honor sa Lord kasi yung kalakasan natin hindi nang gagaling in the material things, 'di ba? In the money, yung sahod natin, yung ano natin, pero yung kalakasan natin ang gagaling sa Lord. So ano yung pagsubok man na pag nagpagdaanan niya, nakita ko talaga yung kalakasan ay nanggagaling sa ating Panginoong Hesus. Kaya I want to give Him honor sa Lord dahil po ang kalakasan ay nanggagaling sa ating Diyos. So, thank you, Lord. Praise God po. Truly, God cares us. Sabi nga sa Hebrew chapter 3 verse 8, verse 8, He will never leave us nor forsake us. So, at saka kapag binigay natin kay Lord, sabi nga sa kanta, at saka the Bible verse also, and He said, cast all your burdens upon me, those who are heavily laden, and I will give you rest. So, si Lord, hindi niya tayo pababayaan mag-isa. Lagi siyang nandyan para sa atin. Glory to God po sa buhay ni Ate Karin. Sino pa po gustong mag-testify?
sa Zoom po, baka may gusto pong mag-ano, mag-testify. Ate Flor. Si Kuya Simeon, parang gusto niya. Talaga tinitingnan niya ako eh. Praise God. Glory to God. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Na nagpapasalamat po ako dahil yun nga po, na-invite ko si Brother Jeffrey muli. Kasi po, nung dati, nung nag-attend na po kami dati, kasama ko siya, sabi po namin noon, naalala ko yung sabi niya, Kuya Simeon, kuha na tayo ng lisensya. Sabi niya, pag nakakuha tayo ng lisensya, mag-transport ministry tayo, sabi niya. Kaso, yun ang naalala ko na napag-usapan namin. Kaso, nung nagkaroon nga kami ng lisensya, yung oras naman namin sa trabaho, yun ang naging kaagaw namin. Laging panggabi siya. Kaya, yun, nagpipray ako na sabi ko, Lord, sana magawa namin yung kalooban mo. Kahit sa anong paraan, sabi ko ganun. So ngayon, tinawagan ko siya. Ay, siya pala yung tumawag sa akin. Sabi niya, Kuya, anong oras yung ano natin? Sabi ng ganun sa akin. Sabi ko, I thank you Lord. Sabi ko, talagang dinidinig mo yung mga panalangin namin. Sabi ko ganun. Kaya, yun lang ang isang pinagpapasalamat ko. At saka yung mapapurihan ng Diyos sa buhay ko, sa kabila ng mga pagkukulang ko sa Kanya. Sabi ko, ilang taon na nga ako eh. Matanda na, life is too short. Sabi ko, ubos na nga yung buhok ko. Sabi ko, ilang taon pa kaya ang ilalagay ko dito sa mundo? Natutuwa ba ang Diyos sa buhay ko? Kalooban ba niya yung nagagawa ko? Yun ang lagi kong itatanong sa sarili ko. Totoo ba akong Kristiyano? Nagagawa ko ba talaga kung ano yung will ni Lord? Kaya sabi ko, Lord, gabayan mo ako palagi. Dahil hindi ko kaya talaga kung wala ka sa akin, sabi ko. Kaya salamat sa Diyos at unti-unti niyang ibinabalik yung init na naramdaman ko dati. Hindi lingid sa inyo na mutik na akong ma-fall talaga, bumagsak talaga. Pero salamat sa Diyos at nandyan siya palagi at inuunawa ako, minamahal ako. Hindi niya hahayaan na lubusan akong mawala. Kung yung kaaway, di ba sabi niya dun sa ang magnanakaw ay naparito para magnakaw, pumatay at magwasak. Hindi hinayaan ng Diyos na mangyari sa buhay ko yun. Kahit habang lumalapit tayo sa Diyos at nagtitiwala sa Kanya, hindi niya hahayaan na mawala tayo sa Kanyang presensya at sa Kanyang piling. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Amen. Praise God sa buhay ni Kuya Simeon. Naalala ko lang yung pinag-aralan namin ni nila Pastoron at saka ni Bro Marvin, yung sabi nga sa isang verse, so I give them eternal life. So hindi na tayo may snatch ng ano, ng kaaway. So at saka si Lord, laging nandiyan lang sa atin yung nire-reach out niya tayo. Nakaka-relate lang ako kasi may one time na nawala din ako, Kuya Simeon, nangina rin ako during pandemic rin. So nire-reach out ako nila Pastor, nila Ate Karen. So yun ang turning point na bumalik na rin ako. So praise God. To God be the glory. So sino pa po? Isa na lamang po bago po tayo mag-proceed sa tithes and offering exhortation po. So Zoom po, baka meron pong nagpapasalamat. Brother Christian, parang tinitingnan mo yung ano. O kaya si Settle. Sige, ako na. Kuya Christian daw po. I just want to thank the Lord na ayun na. Na
nakakapag ng BS dito sa team. So kahit kahapon apat lang kami, kasama ng invite namin si Irish, na Sister Irish na umaten. But then yung provision ng Lord na nung last time nagpaalam si Sister Bell dun sa housing supervisor namin na kung pwedeng mag-invite dito sa bahay kumbaga ng ibang kawork namin, kasi may restriction pa rin kami dito. Pero yun, inallowed naman nung housing supervisor namin. And then I praise the Lord na through that na kakapag-continue kami ng pag-Bible study kahit pa-konti-konti pa lang kami na na-attend din. Ang Lord talaga yung gumagawa ng paraan para hindi matigil o ma-stop yung Bible study. So, praise the Lord doon. And yung prayer ni Sister Ethel na mag-busy yung mga hotel. So, sobrang busy naman ngayon. Nag-negative yung mga occupancy ng hotel namin. Kumbaga, nalampas siya sa 100%. So, yung iba, yung binibigay na lang sa ibang hotel. So, yun. Thank you, Lord. Praise God, bro. Nabitin ako. Kala ko may parang sasakyan gumanon eh. So, praise God, bro. Kasi hindi lamang sa kumpanya nyo maging the entire UAE na getting better. Even on our workplace, nagiging okay na rin. So, praise God. To God be the glory. And now we are proceed for our tithes and offering for the exhortation to be given by Sister Flora May Ibaok. Good evening po sa lahat. Now, ihanda natin yung sarili natin for the word of encouragement about tithes and offering. So, basahin po natin yung verse, chapter Leviticus, chapter 27, verse 30 to 31. A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Whoever would redeem any of their tithes must add a fifth of the value. Dugtungan ko ha. And every tithe of the herds and flocks, every tenth animals. Okay, ito pa. Okay, every tithe of the herds and flock, every tenth animals that passes under the shepherd's rod will be holy to the Lord. No one may pick up the good from the bad or make any substitution. If anyone does make a substitution, both and the animal and its substitute become holy and cannot be redeemed. Amen. So, yung ibig pong sabihin dito, kasi ngayon, sa itong kautusan nito is long time nung Old Testament pa during the time of Moses. But this time, yung mga kita natin is na-transfer siya into monetary value. So, bakit mahalaga pa rin kay Lord, even yung supply, even yung makitaan natin? Because it is an act of honoring the Lord. So, ibig sabihin, kung may trabaho ako ngayon, example, nagsasalary ako ng 3,300 yan para kay Lord. At hindi ko na yan ika-count kasi it's holy from the Lord. Amen. So, because our Lord is the source of everything, so kung paano mo magiging secret, paano mo i-set aside ang para sa Kanya that is valuable kay Lord. Nakikita niya yon. And example, may business ka. Nagkakaroon ka ngayon ng monthly income. 10% of your income also will be separated for the Lord. And you know, lalo na sa panahon ngayon na yung money talaga has power. Amen po ba? Sinong gustong may pera? O pataas ang kamay sa walang pera. O lahat kayo may pera, di ba? O mayayaman lahat ang anak ni Lord. Kasi everything that we will ask, sabi ni Lord, ask and it shall be given. So lahat ng pwede nating hingin na kay Lord. And for us, para kikita tayo, kumikita tayo,
we will give what is due to the Lord. Bakit? Kasi si Lord nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin. 'Di ba sa hospital, pag magkasakit ka, pag ito yung bill mo, dapat bayaran mo. Si Lord, siya yung may-ari ng buhay. Everything, Lord, masakit ang ulo ko, pagalingin mo. Lord, masakit yung ano ko, pagalingin mo. So we always ask from the Lord. And ang the good thing is that when we give reverence to the Lord, lahat ng ini-entrust niya sa atin, the Lord will provide us more. Kasi we are faithful servant na binibigay at ino-honor siya palagi. Amen. At lahat, may experience din ako pag minsan kasi medyo nakalimutan kong magbigay. Sabi ko, nakalimutan. Or siniset aside ko lang, not kalimutan. Dinidelay ko yung pagbigay. And you know what happened? Yung pagdidelay, ang dami namang humihiram. Humihiram dito, may mga ganyan. So, yung ginawa ko ngayon, every time na magkasahod ako, binibigay ko na agad para kay Lord. Kasi the rest of the month, si Lord na yung mag-provide. Siya na yung magbigay ng peace of mind. Siya na yung mag-control sa mga paligid mo, na magkasakit, walang manghiram, lahat provided. At ma-enjoy mo yung bless ni Lord na may happiness, lahat is in good health. Tapos, yun yung assurance na once we give to the Lord also will provide our need. Amen? And always remember that hindi kayo malulugi sa 10%. You try the Lord. Iano mo siya, subukan mo siya sa 10% mo. And you will see paano ka improve ni Lord, paano ka i-bless ni Lord. Not only financially, but in terms of emotion, in terms of your good health, yung relationship mo, yung peace of mind, lahat yan, cover yan, 7% mo. And the good thing is, yung buhay na ma-enjoy mo itself. Amen? Praise God. So let's pray. Heavenly Father, Lord, we thank you so much for reminding us, oh God, that our tithes and offering is holy unto you, O Lord. Right now, Lord, you see each of our hearts, oh God, our needs, oh Lord. Even yung pag-decide namin, oh God, to give, despite, Lord, na may kakulangan sa aming pangailangan. But you are a God who provides. And Lord, thank you for teaching us, oh God, to release what is due unto you, oh God. For once we release what is due to you, Lord, it is true that you will pour out the floodgates. You will open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that we cannot contain it, oh God. And Lord, we believe because you are our maker, you are our creator, and you are our provider. And we thank you so much. We thank you also, oh Lord, sa mga trabaho namin, oh God, for keeping us, oh Lord, na yung mga sahod namin on time siyang marirelease, oh Lord. And we pray, Father God, for protection sa bawat mga na mga ginagawa namin, oh God. Even yung mga brothers and sisters namin, Lord, na nangangailangan ngayon financially, even healing, oh Lord, we speak unto them, oh Lord, the provision and the healing that they need, oh Lord. Especially yung mga kasamahan namin, oh Lord, nangangailangan ng trabaho, oh God. Lord, grant them, oh Lord, the desire of their hearts, oh Lord, to have a job with a good salary package, oh God, so that, Lord, they can able to give the 10%, the harvest that belongs to you, O Lord. And above, O Lord, we just magnify you and we give you reverence because apart from you, we can do nothing, O God. We give you praise in Jesus' name we pray. Amen. Amen. So for your tithes and offering, sa mga naka-online ngayon, you just give a message to Pastor Ron and myself for your tithes and offering. Thank you po. Kuya George.
naka-host. Ay, kung pala, ba't natanggal dyan? Praise God. So, when we say about tithes and offering, it's not about the finances. It's all about our abilities, our talents, everything that we have. So we should give back for the glory of the Lord. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtaan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagsilo. At ang himig na ain aming dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtaan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagsilo. At ang himig na hain aming dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. To God be all the glory. And now, let us ready ourselves for the word of God. Let me introduce first our preacher. He is a faithful servant of the Lord, a father of three, husband of Pastora Karenyap. He is a
is considered as a pogi, presence of God inside. Brothers and sisters, let us welcome Pastor Karin Yap. Ay, Pastor Ron Yap, sorry. Praise God. Oh, ganda na sa... Salamat Kuya George. Bago po tayong pumunta sa ano sa topic, i-share ko lang yung ano yung ating quarter 3 na cash report sa MUSAPA. Amen. So sige. Ilan pa? Ayan, nakikita po ba natin? Thumbs up po kung nakikita natin yung presentation. Nakikita na ba natin? Ayan, so... sandali lang po, dito hindi nila nakikita eh. Medyo mahina ata yung internet. Diyan po ba sa Zoom nakikita? Yung PowerPoint? Ate Flor, nakikita ba diyan sa Zoom? Ayan, ayan. So, lumabas. Opo, na. Nakikita po. Ayan, so ito po yung ano natin dito sa MUSAPA, yung cash flow o yung status ng cash natin as of September 2021. Ayan. So, tingnan po natin. Kinumpile po yan ni Pastor Ryan and Pastora J. Rose. So, ayan. So, kung titingnan natin, so 9 months na yung lumipas mula nung start ng year 2021. Nag-umpisa po tayo na may balanse ng 8,515 dirhams po yan. Amen? So, for the 9 months po, yung faithfulness natin o yung collection ay nagbunga ng 17,662.50. Amen. Praise God sa faithfulness ng bawat isa, sa generosity. Amen. So, ayan. Yung composition po niyan ay tithes na 13,270 at offerings na 4,392. Amen. And then, meron po tayong disbursements. Yung total po ng disbursements natin, 13,691.90 pills. So, nakakolekta tayo ng 17,662 at yung disbursement, 13,691.90. So, kasama po dyan, among yung mga disbursements ay yung rent yung pinakamataas, yung share natin dito. Tapos, meron tayong na-purchase ng mga equipment noong March, April, at January. So, yung mga ginagamit natin dito ng mga mixer, yan, mga kable. So, meron tayong tithes na binibigay po yung nire-remit natin sa GIA Abu Dhabi, sa main church. Meron din mga transport, may food expenses, yung may mga love gift din po. Amen. Love gift, ibig sabihin po, ito yung mga kaloob natin o yung mga gifts natin sa mga kapatiran, sa mga preacher. Ayan. So, 13,000. So, from 8,515 na start ng year, ng January, ngayon, yung cash natin, o ng cash ng, ni Lord dito sa community na ito, 12,485.60. Praise God. So, ibig sabihin, nadagdagad pa siya ng 4,000 around. Amen. So, salamat kay Lord kasi despite ng pandemic, 'di ba? Tumataas pa rin yung ano, yung cash position dito. So, praise the Lord sa kanyang provision at siyempre alam ni Lord yung generosity ng bawat isa. Amen. Sabi nga yung nabasa ko, 2 keys to be successful. 1, to be generous. 2, to be good stewards. Ibig sabihin, i-manage mo nang tama yung pinagkalob sa'yo ni Lord. Finances, oras, kasama na lahat yan. So, praise God. Palakpakan natin si Lord sa kanyang
provision at faithfulness. Amen. So praise God. So ngayon tayo dumako sa ating pag-aaralan. Alam po ah. So, yung ating topic ngayon, light lang. Medyo light lang siya. Medyo alam na natin to. But, nire-remind tayong patuloy ni Lord kasi I believe na lagi tayo dapat ma-remind dito sa ano na to. Dito sa aspect na to ng ating buhay bilang mga Christians. Amen? So, yung ating title po, yun lang ah. Ayan. One thing is needed, choose the good part. Amen? Bakit God bless na agad? Sandali. Nag-umpisa sa huli. Ilan. Nakikita ba ng taga sa Zoom? Amen ba dyan? Mga Zoom, pwede kayong mag-type. Nakikita? Amen. Praise God. So yan. Sabi po dyan, one thing is needed, choose the good part. Amen. Luke 10:38 to 42. So tayo po lahat ay tumayo to honor the word of God. Amen. So kung may Bible din kayo, pwede nyo ring i-check or basahin. So basahin natin Luke 10:38 to 42. Sabi diyan, now it happened as they went that he means Jesus Christ, that he entered a certain village. And a certain woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. One thing is needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her. Amen. Let's pray. Lord, gabayan niyo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. O Lord, salamat sa inyong mga salita at sa inyong mga sasabihin pa. O Lord, sa buhay ng bawat isa, O Lord. And Lord, as we sit in your presence, O Lord, tonight, O Lord, buksan mo, Lord, yung aming mga pandinig, yung aming puso at isipan, Panginoon, na matanggap namin ng tama, buong-buo, Panginoon, ang inyong sasabihin sa amin, O Lord. And hayaan mo, Panginoon, O Lord, na bigay mo, Lord, yung rest kailangan namin tonight, O Lord, habang kami nakikinig sa inyo, Panginoon, O Lord. And hayaan mo na ikaw lang ang maitaas. Ikaw lang ang madakila, Panginoon, O Lord, sa aming pag-aaralan. All of this we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Sige, tayo po ay maupo. Sit. Yan. So sit, parang ginawa ni Mary. So ito ay very familiar. Amen. Baka sabihin nyo, si Kuya Ron, pipreach na naman to. Amen. Kasi familiar na familiar itong story na to. Pag-aaway na naman si Martha tsaka si Mary. Amen. So alam naman natin kung ano yung nangyari dito na ang Panginoon kasama yung mga disciples niya pumunta daw sa isang village. Yun yung village ng Bethany. Yun yung bahay ni na Martha at Mary. So kilala nyo si Martha at Mary, di ba? Magkapatid. Kapatid din nila si Lazarus. Yung namatay tapos binuhay muli ni Kristo. Amen. So pumunta daw si Jesus at yung kanyang disciples saan? Sa bahay ni Martha. And then pagpasok, so nandun na ang Panginoon, si Martha daw ay nagsaserve. Amen. Siguro, labas mo nga yung mga pinggan dyan. Yan, nilabas yung mga pinggan. Nandun sa cabinet, di ba? Pag may mga bisita, nilalabas. Ayan, labas, linis.
linis ng bahay, kung ano-ano pa. Habang iyong kapatid niya daw si Mary ay nandun lang sa paanan ng Panginoong Jesus. Anong sabi na yun? Nandun daw siya sa paanan, nakikinig kay Jesus. Ang ibig sabihin talaga si Lord, ano? Kapag pumasok sa isang village, pumasok sa isang bahay, gagawin niya talaga yung kanyang ginagawa. Diretso. To preach, to teach. Amen? So si Martha, si Mary daw nandun sa paanan ng ating Panginoon. At doon na nagumpisa yung medyo tension na si Martha, Lord, bakit siyang kapatid ko? Nandyan lang, tingnan mo, nakaupo lang sa paanan mo. Samantalang ako, abalang-abala, gusto kong maglingkod, gusto kong mag-serve. Amen? Gusto kitang pagsilbihan. Pwede ba patayuin mo siya? Sabi mo, tulungan naman ako. Amen? Tapos yun na yung sinabi ng Panginoon. Alam mo, Martha, andaya mong iniisip. Masyado kang abala. Isa lang naman yung kailangan. Sa ibang translation, few things are needed, indeed only one. Isa lang yung kailangan. Alam mo, yung ibang mga, ano, ibang mga scholar, ini-interpret nila, yung ibang interpretation, kasi diba sabi, andaya mong iniisip. Sabi, one thing is needed. Parang isa lang, isang putahe lang yung kailangan. Pili ka na lang, adobo, ganyan. Pero it is more spiritual. Amen? One thing is needed. Amen? At sabi, si Mary, pinili niya yung mas mabuti o yung good part. And this will not be taken away from her. Alam niyo si Martha, ang daming iniisip. Sino yung multitasking dito. Yung ibig sabihin, marami kang ginagawa at the same time. Gusto mo marami kang ma-accomplish. Amen? Maganda sana yon, di ba? Ang kaso, pag dumami na yung task o yung to-do list mo, parang hindi mo na alam kung ano yung importanteng unahin. Hindi mo na alam. Kaya ang daming tao ngayon, ang daming libro, ang daming tao na naghahanap how to be productive. Diba? Sa isang araw, gusto mo maging productive yung araw mo. Gusto mo marami kang ma-accomplish. Gusto mo maging satisfying yung araw mo. Ay, gusto ko ngayong araw na to, magawa ko yung dapat magawa at the end of the day, gusto ko satisfied ako. Diba? Lahat naman tayo, gusto yun, diba? Kaso pag marami nang masyado, marami na masyadong naiisip, masyado na maraming task. Amen. Ang hirap na. Ano kaya ang unahin ko? Ano kaya ang importante? Meron nga isang rule, ang sabi doon, 80-20 rule. Pag sinabi, ang sabi doon, yung 20% out of the 100%, yun daw yung nakaka-apekto doon sa rest ng 80%. Kaya pag nagawa mo yung 20%, alimbawa, out of 10 tasks, 10 gagawin mo, pag pinilter mo, tapos yung dalawa doon na pinaka-importante, pag yun yung nagawa mo sa araw na yon, kahit di mo nagawin yung 80%, satisfied ka na. Ibig sabihin productive. Amen? Parang ganon. May mga ganong rules, productivity. Si Martha, gustong maging productive. Gusto niyang pagsilbihan ang Panginoon at yung mga tao doon. Pero at the same time, worried siya kasi ang dami niyang iniisip. Di niya alam. Di na alam sa mag-umpisa, di na alam kung anong unang gagawin. Diba? Kasi ang dami niyang nasa isip. Pero yung puso niya, gusto niya mag-serve kay Lord. Ganun ba tayo? Diba? Parang sabi ni testimony ni Kuya Simeon, gusto ko yung kalooban ni Lord yung magawa ko. Gusto ko mapurihan ko siya, ma-please siya dun sa lahat ng aking ginagawa. Gusto naman natin yun eh. Diba? Gusto natin lahat. Actually, Lord, lahat gagawin ko para ma-please ka. Amen. Lahat ng naisip mo gagawin mo ngayon. Amen. Pero parang si Martha, 'di ba? Gustong-gusto niya 'yon. Kaso nagko-cause ng worry kay Martha. Sobrang abala. Amen. 'Yun yung sabi ng Panginoon. So ngayon titingnan natin, ano ba yung sagot ng Panginoon? Amen. Ang sabi niya kay Martha, one thing is needed, isa lang. Ano 'yon? Yun yung sitting at the feet of Jesus. Yun lang yung ginawa ni Mary. Yung ginawa lang ni Mary, umupo lang siya sa paanan ni Jesus at siya ay nakinig. Yun lang. One thing.
out of any other thing. Amen. Pwede siyang utusan ni Martha, Martha, maglinis ka doon, magsaing ka doon, kunin mo yung mga sinampay. Ayan. Pero yung ginawa lang ni Martha, yung pinili lang niya is umupo doon sa paanan ni Jesus. At yung sabi ni Jesus, yun lang yung ginawa niya, yun yung pinili niya, yung pinakamaganda. Amen. One thing, sitting at the feet of Jesus. So ito yung pag-aaralan natin pa. Amen. Ano ba yung kahalagahan nun? Bakit yun yung pinakamahalaga? Amen? Eh, gusto nga natin mag-serve, di ba? Gusto nating paglingkuran si Jesus. Pero bakit kaya? Yun yung pinili ng Panginoon. Yun yung sinabi niya. Yun yung pinakamahalaga. One thing. Yun lang. Yung gusto nyo, yung gusto ko na gawin nyo. Yung gawin mo, Martha, ito lang. Amen? So, dalawang principle lang ang gusto kong i-share. At alam ko, mangungusap si Lord. Marami pa siyang i-reveal. Pakinig po muna tayo dyan sa likod. Amen? Sit at the feet of Jesus Christ. Amen? Ayan. Number one principle, the solution to worries in life is sitting at the feet of Jesus. Marami ka bang iniisip? Sa oras na to, baka lumilipad yung isip mo. Nakatingin ka sa akin. Eh, mga sa Zoom, walang camera, pero ano-ano kaya yung iniisip, di ba? Naranasan nyo na ba? May pagkakataon ba na papasok kayo ng office? Tapos mabiyahe kayo. Either magdadrive ka o magko-commute ka o sasakay ka. Tapos pagkarating mo sa office, siguro sabihin na natin yung biyahe mo, 20 minutes. 20 minutes yung biyahe o 30 minutes. Tapos pagdating sa office, na ano mo, nagtaka ka, paano kaya ako nakarating dito? Ano nyo ba yun? Yung parang umaga-umaga, papasok ka sa office, nagdadrive ka. Tapos pagdating mo sa office, dito pala ako, paano ako nakarating? Di ba? Sa dami ng iniisip mo. Amen? Sa dami ng iniisip natin. Amen? Di ba? Parang, paano ako nakarating? Di nag-commute ka o kaya nag-drive ka. Di ba? Dahil sa iniisip mo, parang si Martha. Amen? Parang di mo na alam kung ano yung nangyari. Amen? Sabi sa survey, yung average daw na oras na ini-spend ng isang tao sa social media, 2.5 oras every day. Amen? At pag sinabing social media, ang pinakamarami doon, Facebook. Amen? So may mga Twitter pa dyan, may Instagram, ano pa, YouTube. Palagay ko yung 2.5 hours na yon, parang ano yun eh. Palagay ko mababa pa yun eh. Kasi baka manonood ka pa ng balita, di ba? Manonood ka pa ng Netflix, manonood ka pa ng TV, ang dami. Ngayon, yung isip natin, yung utak natin, parang hub siya. Lahat ng information dyan pumapasok. Kung ano yung nakikita mo, pumapasok yan sa isip mo. Amen? Overload na yung isip natin. Siguro, kung hindi hundreds, thousands, ang dami-dami na pumapasok sa isip natin. Amen? At ang ano pa dyan, ewan ko, ba't parang ayan, sa YouTube, pag Facebook, pag binuksan natin yung Facebook, makikita natin lahat ng story. Amen? Si celebrity, ayan, si, sino ba? Paolo Contis, naghiwalay. si ano, Pacquiao, ayan, umahabol, di ba? Yung asawa niya, may bagong bag na naman. Yung mga ganong ano, di ba? Karamihan pa ng iniisip natin, hindi pa related sa atin. Tungkol pa sa ibang tao. Di ba? Parang, dami nating winoworry. Winoworry natin yung mga bagay na yon. Di naman related sa atin. Kasi dahil sa napapanood natin sa social media o sa mga balita. At meron doon, marami doon, nagkukos ng anxiety, nagkukos ng stress, nagkukos ng takot sa isip natin. Amen? Parang itong nangyari kay Martha. Parang ang dami niyang gustong gawin, dami niyang naiisip. Di na niya alam kung anong uunahin. Pero si Lord, sinasabi niya sa atin, ang solusyon sa lahat yan, dapat maklear yan sa mind mo. Paano? Dapat umupo ka sa paanan ni Jesus. By sitting at the feet of Jesus Christ. Ayan, yung mga worries natin, kung ano-ano man yan.
kailangan matanggal yan kapag umupo ka sa Panginoon ni sa paanan ng Panginoong Jesus. Yung mga stress na yan. Amen. Ano kaya yung ano yung ibig sabihin ng sitting at the feet of Jesus? Amen. Una, it is rest. Sinisimbolize o nirepresent ng pag-upo mo sa paanan ni Jesus, kapahingahan. Amen. Gusto niya makapahinga ka. Ayan, come to me all you who labor and are heavily laden and I will give you rest. Sino nagsabi niyan? Si Jesus. Gusto mo bang mapahinga yung isip mo sa mga gumugulo sa isip mo? Come to Him. Sit at His feet. Alam mo, minsan kahit nasa office ako, kapag may mga, alimbawa, dahil kami, busy din kami ngayon eh. Kapag medyo stressed ako sa dami ng nangyayari sa office namin, sa dami ng kailangan gawin, gagawin ko, pupunta muna ako sa banyo, lalak ko muna yun, tapos dadasal muna ako sa Panginoon. Alam mo, pinapakalma niya yung isip ko. Sitting at the feet of Jesus, bibigyan kanya ng kapahingahan. Nasa kanya ang tunay na pahinga. At gusto niya mapahinga ka din. Amen? Kaya kung ikaw nakakaranas, ang dami mong naiisip, kung ano-anong pumapasok sa isip mo, ba't kaya di ka muna pumunta sa paanan ni Jesus? Mag-pray, mag-ano ka doon? Spend ka ng time. Amen? Stay. Stay sa presence ng ating Panginoon. Yan yung letter E. Letter B. Ano yung sitting at the feet of Jesus? Worship. Pagsamba. Amen? Psalm 132:7, sabi doon, let us go to His dwelling place. Let us worship at His footstool. Amen? Sabi, di ba, ang pagkakadescribe dun sa story, nakita si Mary nandun sa paanan ng Panginoon. Naisip nyo ba, bakit di na lang siya kumuha ng silya? Ba't di na lang sa silya, umupo si Mary? Bakit kailangan sa paa ni Jesus? Di ba, naisip nyo ba yun? I'm sure naman, maraming mga silya dun. Di ba? Alam nyo ba yung feet pa? Yung feet, di ba, yung paa. Lalo na nung time na yon, yung pinakamaruming bahagi ng tao. Kasi naglalakad eh. Di ba? Naglalakad. Wala naman silang mga rubber shoes noon. Wala naman silang mga boots, I'm sure. Parang mga sandals lang, chinelas. Di ba? Pero doon, ang ibig sabihin noon, di ba? Humility at the feet of Jesus. And honoring God. Honoring Jesus. It's a form of worship. Nung kung babasahin natin sa Luke 17, alam niyo yung story ng mga 10 lepers, yung 10 ketongin na pinagaling ng Panginoon, di ba? Yung isang bumalik, di ba? Anong ginawa niya? Nagpatira pa dun sa paanan ni Jesus at winorship siya. Amen? Tapos, ganun din si Mary, di ba? Yung inanoint niya ang paa ni Jesus. Di ba? Nung mamahaling pabango. Naalala niyo yan? Saan yun? Paa ni Jesus. Amen? So, yung tao na demon possessed. Naalala niyo yan? Doon sa Land of the Gerasenes. Nung siya ay hinil ni Jesus, anong nangyari? Nakita na siya nandun sa paa ni Jesus. It's a worship to God. Amen? Sitting at the feet of Jesus is rest. Pangalawa is worship to God. Amen? Pagsamba. To honor God or Jesus. Pangatlo, what does it mean to sit at Jesus' feet? To pray. Amen? Jeremiah 29:12. Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. Amen. Nandun ang presence ni Lord. Binigyan na tayo ng libreng access para manalangin sa Kanya, sa paanan niya. Bakit hindi natin ginagamit? Amen. Kung gusto mo talaga mawala yung mga worries mo sa buhay. Amen. Ba't di ka lumuhod? Di ka umupo sa paanan ni Jesus? Alam nyo ba yung prayer? Yung pray ang ibig sabihin? It is an exchange with God.
Hindi ko lang sinasabi na exchange meaning kapag umingi ka yung answered prayer. Hindi lang 'yon. Alam mo, Diyos natin, He is a natural giver. Alam niyo ba 'yon? Yung Diyos natin ay generous. Kapag ikaw ay nagbigay, magbibigay din siya sa iyo. Meron ka bang pwedeng ibigay kay Lord kung isipin natin? Wala, 'di ba? Kasi lahat sa kanya eh. 'Di ba? Ano yung binibigay natin sa kanya? Problema. 'Di ba? Yung worries. Pero mabait si Lord kasi hindi kanya bibigyan ng problema. Ano yung bibigay niya kapalit ng problema? Peace. Kapayapaan. 'Di ba? 1 Peter 5:7 ang sabi doon. Cast your cares unto Him, for He cares for you. Ibibigay niya yung kapayapaan sa iyo. Kahit problema pa yung ibinigay mo sa Kanya. Lord, ito. Nung problema ko sa work ko. Nung problema ako sa asawa ko. Nung problema ako doon sa trabaho, sa business namin, financially, Lord, binibigay ko na sa iyo ito. Si Lord, nang ibabalik niya sa iyo, peace. Joy. Strength. Amen. Power. Encouragement. Ganyan si Lord. Yan yung prayer. And it has to be an exchange. Meaning, give and take din. Diba? It's a communication with God. So, sitting at Jesus' feet is praying or pray. So, meron ka ng, ano yung una? Sitting at Jesus' feet. Rest. Pangalawa. Worship. Pangatlo. Pray. Pang-apat, sitting at Jesus' feet is to listen. Pakikinig ka sa Kanya. Amen? Sabi sa Psalm 119:105, Your word, o yung salita ng Diyos, is a lamp to my feet and a light to my path. Amen? Kailangan mo ba ng solusyon dun sa mga wino-worry mo? Amen? Saan mo yan makukuha yung solution? Sa Word of God. So, hayaan mo na mag-speak ang Lord sa'yo. Amen? Marami nagsasabi, huminto na daw sa pagsasalita ang Diyos. Kasi sa Bible, diba, dun sa Old Testament, nangungusap talaga siya. Then si Jesus. Yung mga nagsasabi, ngayon di na nangungusap. Wala na, huminto na sa pag-i-speak si God. Pero hindi totoo yun. Amen? Nandyan ang Holy Spirit. Nandyan ang Bible natin. Nandyan ang scriptures. Amen? Diyan nangungusap si Lord. Maraming form na pwedeng mangusap si Lord. Pwedeng mangusap si Lord through sa akin ngayon. Sa pagkikinig nyo. Maari, nakikinig ka ng preaching sa YouTube habang nagmamaneho ka, maaaring mangusap si Lord sa'yo. Amen? Maaaring mangusap sa'yo si Lord through yung pamamagitan ng mga ibang Christians. Amen? Pero yung most common na nangungusap si Lord, hindi yung audible voice niya, kundi yung word, yung Bible. Amen? Kaya dapat lang na meron ka talagang Bible. Hindi yan pwedeng mawala sa'yo. Amen? At alam nyo, daming beses ko nang napatunayan na nangungusap talaga si Lord. At kapag nangusap siya, minsan on the spot. Ibig sabihin, yung kailangan mo, di ba? Talagang maano yung puso mo, pati yung isip mo, pati yung spirit mo kapag nangusap siya. Amen? Kapag ikaw ay nag-devotion, kapag ikaw ay nag-meditate ng Word of God, talagang nangungusap siya, ramdam mo. Amen? Naalala ko nung isang araw na nag-devotion ako dito na umaga. Tapos gising na rin si Sister Karin. Amen, gising na siya. So, dyan ako dito sa dining table. Habang nagsusulat ako, so yung aking devotion, naalala ko yung sa Book of Exodus. Inyong yung mga Israelites napunta dun sa land of Mara. Wala silang mainom. Tapos yung well lang, yung tubig lang na nandun, mapait, bitter.
Amen, bitter. Tapos sa pamamagitan ni Moses at yung kahoy, naging sweet yun. Ginawa ni Lord na sweet at nainom nila yung tubig. So yun yung dinedevotion ko nung some time na yun. And then biglang pumasok si Sister Karen. May dala-dalang pagkain, almusal. So inilapag niya habang nag-ano ako. Eh ako kasi, ako naturally, ano ako, ayoko yung naistorbo. Alam niyo yan? Kahit sa pag nanonood ako ng movie or kung ano man, ayoko yung may kumakausap sa akin kasi madali akong maistorbo. Nung nagde-devotion ako, so nagsusulat ako ganyan. So nung pag-ano niya, ito yun. Parang naistorbo ako. Parang medyo nagalit ako sa kanya. Nagalit ako. Tapos si Lord, habang binabasa ko yung ano yung Book of Exodus na yun about yung bitter water. Tapos ginawang sweet ni Lord. Tapos yung pangungusap sa akin ni Lord, alam mo yung bitterness, it's a heart matter. Yung bitterness, nag-uumpisa yan sa'yo, hindi yan sa situation mo. Alam mo yun, tapos naisip ko, bakit kaya naging bitter ako dun sa asawa ko, di ba? Kakaano lang yun ng ano. Ang ganda ng intention niya, nabigyan ako ng almusal. Tapos inano ko siya, parang, doon ka na. Alam mo yun, yung bitterness, saktong-sakto dun sa aking dinedevotion. Amen? Dapat yung bitterness, yung gawin nating sweetness. Amen? Maraming beses na si Lord nangungusap na on the spot kung ano yung kailangan mo na tanggalin sa buhay mo o kung ano yung kailangan mo na baguhin sa buhay mo, nangungusap siya through devotion, through your reading of the word. So, sitting at Jesus' feet means also listening to God. Amen? Dahil lahat ng kasagutan sa problema mo, I'm sure mahanap mo sa salita niya. Bakit? Kasi siya lang naman yung may-ari ng lahat. Siya lang naman yung nakakaalam ng lahat ng nangyayari. Siya lang naman ang may control ng lahat. Even yung situation mo, alam niya. So siya lang ang makakapagbigay ng talagang solusyon at kapayapaan para sa'yo kung ano man yung situation mo ngayon. Amen? Ayan, gandang tanong yan. Do you value your relationship with God? Pinapahalagan mo ba yung relationship mo sa ating Panginoon? Amen? So if yes, spend time with Him. In summary, parang sa kabuuan, rest, worship, pray, listen. Sa kabuuan, sitting with Jesus is spending time with Him. Amen? Spending time with Him. Alam ni Lord, marami kang iniisip, marami kang kailangan gawin. Amen? Pero kung binavalue mo yung relasyon mo sa Kanya, spend time with Him. Amen? Alam mo, kaninong bahay ba yung pinasukan ni Jesus Christ? Kay Martha, di ba? Pero siya pa yung hindi niya in-spend yung time kay Jesus Christ. Amen? Kaya kung winelcome mo siya sa buhay mo, huwag mo siyang ignore lang. Dapat nag-spend ka ng time. Sit at Jesus' feet. Amen? Kung meron man tayong pinaka-priced possession bilang Kristiyano, na meron kang pahalagan sa buhay mo at meron kang huwag hayaan na manghina o manlabo o anuman o mawala, inyong relationship mo sa Panginoon. Yun dapat talaga yung pinapahalagahan natin sa buhay natin. Amen? So that is sitting with Jesus. Spend time with Him. Amen. Second and last principle na gusto kong i-share. So kung kanina, solution to your worries is by sitting at the feet of Jesus. Ito naman, serving God requires sitting at the feet of Jesus first. Amen? So nakita natin, all caps yung word na first. Kasi ang nangyari, so Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed and Mary has chosen that good part. Yun daw yung umupo sa paanan ni
Jesus. Amen. Gustong, sabi ko nga kanina, gustong-gusto nating maglingkod sa Diyos. Talaga naman na willing tayo, desire natin na maglingkod. Pero alam nyo, yung paglilingkod sa Diyos, ang dapat nauuna dyan is to sit in the feet of Jesus first. Amen? Kung gusto mo talaga na mapagsilbihan siya ng tama, dapat umupo ka muna sa paanan niya. Amen? Tingnan natin. Ito, sabi dyan, letter A. Jesus would rather feed than be fed. Diba? Sa Tagalog, mas gusto ng Panginoon na siya yung magpakain kaysa siya yung pakakainin mo. Ito yung ano eh, ito yung scenario, di ba? Doon sa bahay ni Martha. So pumunta si Winelcom, inopen ni Martha yung kanyang bahay sa Panginoon. At syempre dahil siya yung host, di ba? At abala daw siya sa pagsaserve. Ibig sabihin, talaga nagluto ba siya? Nag-serve pa siya ng mga maiinom, makakain ng Panginoong Jesus. Amen? Abalang-abala siya. Pero ang alam nyo, sabi nga dyan sa Matthew 20:28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Amen? Parang mas gusto niya na kumain ka. Amen? Through Him. Rather than over na siya yung kumain. Siya yung mapagsilbihan. Gusto niya muna siya yung magsilbi sa'yo. Siya mag-minister. Amen? Tingnan niyo to, Acts 17:24-25. God who made the world and everything in it, since He is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made by hands. Nor is He worshipped with men's hands as though He needed anything. Amen. Since He gives all to all life, breath, and all things. Ang ibig sabihin niyan, di ba? Siya ang Diyos eh. Di naman niya talaga kaya. Di naman niya talaga kailangan na yung anumang mabibigay natin o mapapakain natin o paglilingkod natin. Amen. Di niya kailangan kasi sa kanya lahat galing yun eh. Di ba? Pero alam niyo, gusto niya na mag-serve sa atin. Gusto niya mag-minister sa atin. Gusto niya magpakain sa atin ng kanyang mga salita. Kaya nga nandun siya eh. Pumunta siya para magturo. Pumunta siya para ibahagi yung kanyang mga salita. Kasi yun yung mga salita ng buhay. Mas preferred niya yon, makinig. Parang si Mary, di ba? Mas gusto niya makinig, kumain ng kanyang words of life kesa pakainin mo siya. Amen? Kailangan naman talaga na kumain physically. Pero kay Lord, mas gusto niya yon. Dapat yun muna yung mauna na mangyari. Ikaw ay kumain dun sa kanyang mga salita. Amen? Tandaan po natin yon. Amen? Yung gustong mangyari ng Panginoon, matanggap mo yung gusto niyang na matanggap mo yung kanyang mga salita. Amen? Yun muna yung gusto niyang mangyari. Jesus would rather feed than be fed. Pangalawa, sitting with Jesus can empower us so that we can do our works with much strength and without complaining. Amen? So parang baliktad ng, di ba? Gusto ni Lord, doon ka muna, umupo ka muna sa paanan niya. Kasi yun yung makakapagpalakas sa'yo. Kung gusto mo talaga na maging productive sa kingdom ni Lord, hindi yun maging busy. Kundi, mag-sit ka muna sa paanan ni Lord. Rest, worship, pray, listen. Then gawin mo yung pinapagawa niya based dun sa natutunan mo dahil nag-sit ka sa kanya. Ibig sabihin, may direction yung gagawin mo. Di tulad ni Martha, ang dami-daming gustong gawin. Di pala yun yung gusto ni Lord. Gusto niya mag-sit muna siya sa paanan ni Jesus. Ayan. 2 Corinthians 3:5 sabi doon, not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. Sa kanya naman nanggagaling yun eh. Yung abilidad mo. Amen. Di naman sa sarili mo yun eh. So kapag nag-sit ka na kay Lord, so may empower ka na niya.
mabibigyan ka na niya ng wisdom and direction. Ah, Lord, ito pala yung gusto mo na gawin. Amen. And then, gawa ka na. Balik ka na ulit. Amen. So, yung order, dapat, punta ka muna kay Lord. Upo ka muna sa presence niya. And then, gawin mo na. Based dun sa natutunan mo kay Lord. Gawin mo na yung gusto mo o yung pinapagawa niya sa'yo. Ayan. Now, there are varieties of gifts. Marami daw na gifts, spiritual gifts. But the same Spirit, and there are varieties of service, but the same Lord, and there are varieties of activities. But it is the same God who empowers them all in everyone. Amen? To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. Meron kang gifts, meron kang talent. Amen? Marunong kang mag-evangelize, marunong kang mag-preach, marunong kang magturo, marunong kang mag-usher, marunong kang mag-transport, marunong kang sa music, di ba? Pero sino daw yung pinanggagalingan mo ng power? Si Lord. So dapat, pumunta ka muna sa Kanya, mag-recharge ka muna. Ma-empower ka muna. Kasi pag sasabak ka kagad, wala kang power, ano mangyayari? Reklamo ka lang, papagod ka lang. Lord, sila, tingnan mo, walang ginagawa, oh. Parang si ano, Martha kay Mary, di ba? Takaupo lang siya, oh. Bakit hindi mo patayuin? Patulungan sa akin. Kasi hindi ka muna umupo sa paanan ni Lord. Amen? If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, it will be given to you. Ayan yung sinasabi natin. Direction. Wisdom. Lord, dami kong iniisip. Paano ko kaya susolusyonan? Ano yung kailangan kong gawin? Upo ka kay Lord. Amen? Nag-rest ka, winorship mo siya, nanalangin ka sa Kanya, binigay mo yung cares mo, then nangusap siya sa'yo through the reading of the Word. Ah, ito pala, Lord. Ito pala yung kailangan kong gawin. Na-empower ka na ngayon. So, yun, go. Gawin mo yung pinapagawa niya based sa nakuha mo kay Lord. And I'm sure, magiging productive ka. Hindi mo na kailangan gawin yung lahat yung naisip mo dati bago ka nag-umupo sa paanan ni Lord. Kasi meron ka ng wisdom. Meron ka ng direction galing kay Lord. Amen? Ayan. Choosing to sit at the feet of Jesus first already accomplishes a lot. The fact na inuna mo na mag-sit sa paanan ni Jesus, doon pa lang marami ka nang na-accomplish. Yun yung sinasabing one thing. One thing lang kailangan mo, kapatid. Amen? The rest will follow na. Lahat ng inaalala mo, amen, mabibigyan ng kalutasan dahil nag-sit ka sa paanan ni Jesus. Amen? Di lang yan sa work, di lang yan sa family mo, di lang sa personal na mga endeavors, businesses mo, kahit sa ministry, it's also applicable. Amen? Tingnan natin to. Ayan. In summary, yun yung story. Amen? In summary, yun yung story. Nabasa ko to kasi ano daw yan na po sa isang church. Summary ng story is Mary and Martha. One of them misses Jesus in her quest to serve. Dahil daw sa gusto niyang talagang maglingkod, na-miss niya ang Panginoon sa bahay niya. Amen? Gusto ba natin mag-serve kay Lord? Amen? Gusto natin, di ba? Talagang gusto natin ibuhos yung lakas. Yung pag-iisip natin. Yung anong meron tayo, time, energy. Gusto natin talaga mag-serve kay Lord. Ganyan yung gusto ni Martha. Alam niyo si Martha, hindi naman siya masamang babae. Pag tinignan natin, ano ba yung description kay Martha? Si Martha, she is generous. Inalaw niya yung place niya, inopen niya yung house niya para kay Lord at sa mga disciples. Nagpakain pa siya. Generous. Giver siya. Giver. Pangalawa, Martha is caring. Yung kapatid niya si Mary, pati si Lazarus, silang dalawa, dyan tumitira sa bahay ni Martha. Hindi ba caring siya sa mga kapatid niya? Pangatlo, matapang siya. She is courageous. She is bold. Bakit? Kasi nung time na yon na pinapatuloy niya si Jesus,
ang dami ng galit kay Jesus, ang dami ng magplot na patayin si Jesus. Lalo na nung binuhay niya si Lazarus. Talagang galit na galit, lalo na yung mga Pharisees. Hindi pa ang tapang niya. Patutuloyin mo yung tao na hinahanap ng marami gustong patayin, tapos patutuloyin mo pa. Hindi siya masama. At ano pa, gustong-gusto niyang maglingkod sa Diyos o kay Jesus. Gustong-gusto niya. Kaso, na-miss niya si Jesus Christ sa sarili pa niyang bahay. Nakalimutan niya, na-ignore niya. Nandun pala si Jesus. Sa dami ng iniisip niya, sa dami ng gusto niyang gawin. Tayo, kung ganun man tayo, gustong-gusto nating mag-serve kay God, sa church, sa ministry. Don't miss God at church. Kung pupunta, kung ikaw man nandyan sa church, dapat hindi mo siya makaligtaan. Dahil mong iniisip, dahil mong ginagawa, di ba? Nai-ignore mo na pala si God sa mismong church niya, sa house. Amen? So ito'y ano sa atin. Amen? Hindi po masamang maglingkod sa Diyos. Pero huwag nating kalimutan yung one thing na kailangan muna nating gawin. That is to sit at the feet of Jesus Christ. Amen? So in conclusion, so sit at the feet of Jesus. Spend time with Him and experience His peace, power, rest, and wisdom. Draw empowerment at the feet of Jesus. Amen? Palakas ka dun sa presence niya. Gamitin mo yung power na yon to serve God. Lahat ng natutunan mo sa Kanya, inyong magagamit mo para lakaran yung gusto niyang lakaran mo sa buhay mo. Amen? Magiging smooth yan. Hindi mo mararamdaman yung confusion. Hindi mo mararamdaman yung ano, yung pagiging parang si ano. Ano bang tawag sa Tagalog nun? Naburido? Parang gano'n? Daming ano? Balisa? Balisa? Ayan. Lutang? Ayan. Hindi mo mararamdaman nyo kasi ano ka na eh. Na-minister ka na ng Lord eh. And then you can minister to God effectively. Amen? So tandaan po natin yan. God bless po sa ating lahat. So ngayon tayo ay tumayo. Let us pray. Ayan. Meron pong ano, pinaplan na prayer dito bukas. Lalo na yung mga taga Musafa dito po sa amin. Tomorrow night. Kung sino yung gusto dumalo physically nung prayer na yun. Wala pong online yon, so gusto yung pumunta tomorrow night dito. Punta po tayo, mag-join tayo sa prayer. Kasi walang pasok sa Thursday, yung kinabukasan. Ngayon, may pinaplan po na meeting with Pastor Jess and Pastor Mark para dito sa gawain dito sa Musafa. Kasama yung mga workers na Musafa na nandito, pati yung mga nasa city na sumusupport. Amen? So standby lang po muna tayo kasi wala pa pong confirmation ni na Pastor Mark. So standby muna. Amen? So sasabihan po namin kayo kung tuloy yung meeting at kung kailan. Supposedly tomorrow pero wala pa pong confirmation. Amen. Pero mag-involve po tayo dito sa meeting na to. Amen. So sige, bago para tuloy-tuloy na announcement, further announcement lang. Every Friday yan, meron tayong regular na service. Amen. Sa GH Abu Dhabi, sa Almaraya Cinema, sa City po yun, alas 8 ng umaga, Friday. Then, every Sunday, meron po tayong group intercessory prayer meeting. 8 p.m. po yun doon sa Faith House sa Electra Street, o kaya meron ding online. And then, meron din, of course, dito. Every Tuesday, ayan, mag-invite pa po tayo. Salamat, Kuya Jeffrey. Amen. Kita po tayo ulit sa susunod na Tuesday. Ayan. Mag-invite pa tayo.
Kung gusto natin na, na maranasan din ng ibang mga tao yung presence ni Lord, makarinig ng kanyang mga salita, makapagpuri sa kanya, mag-invite pa tayo. Lalo na yung mga taga dito sa Musaba. Sorry po, medyo ano yung... Ayan, may admit lang ako. Ayan. So, for further announcements, pakicheck po yung ating mga chat groups. Amen. Sige, tayo po yung muko. And tayo ay manalangin. Dakilang Ama kami, Lord, ay nagpapasalamat, Panginoon, O Lord. Unang-una sa presence mo, Panginoon, O Lord. At hinayaan mo kami mag-sit sa inyong presence tonight, sa inyong feet, Panginoon, upang kami, Lord, ay magkaroon ng kapahingahan, makapag-worship kami sa inyo, makapag-pray kami sa inyo, at makapag-hear kami, makapag-listen kami ng inyong mga salita, Panginoon, O Lord. Salamat po sa reminder nyo sa amin, O Lord, na napakahalaga, O Lord, na panatilihin namin na healthy yung relationship namin sa inyo, Panginoon. That is by sitting at your feet, Panginoon, O Lord. Lord, nais namin, gusto namin talaga makapaglingkod sa inyo. Gusto namin na mapurihan ka sa buhay namin, Panginoon, O Lord. But we acknowledge, O Lord, na yung kailangan muna namin gawin ay bumalik sa inyo to recharge, to gain wisdom from you, to get words and revelations from you para yung Lord yung gawin namin, O Lord. At Lord, alam namin kapag ginawa namin yun, we will be effective, we will be productive sa inyong kaharian, Panginoon, O Lord. Father, patawarin nyo kami, Lord, kapag hindi kami nakakapag-spend ng time sa inyo, Panginoon. Laking Lord ng time na binibigay nyo sa amin, Panginoon, O Lord, every day, O Lord. Pero Lord, ni isang oras, O Lord, 30 minutes, Lord, di namin maibigay sa inyo, Panginoon. Patawarin nyo kami, Panginoon. Lord, hayaan mo ng bawat isa sa amin magkaroon ng disiplina, Panginoon, O Lord. Na talaga, Lord, na magstay kami sa presence mo, magdwell kami, at magsit kami dun sa inyong paanan, Panginoon, O Lord. Bigyan nyo kami, Lord, ng disiplina. Bigyan nyo kami ng burden, O Lord, na makapag-commit kami sa inyo ng time, Panginoon. At hayaan mo, Lord, na lahat ng aking mga kapatid, kung meron man sa amin, Lord, ang daming naiisip, ang daming worries, ang dami, Lord, na gumugulo sa isipan, Panginoon. Let them sit at your presence, at your feet, O Lord, na maramdaman ng bawat isa yung kapahingahan, yung kapayapaan, O Lord, at makarinig sa inyo, Panginoon, O Lord. And Father, O Lord, muli kami nagpapasalamat, O Lord. Hayaan niyo, Lord, na itong mga salita na aming natanggap, Lord, ito'y magbunga, Panginoon. Maging fruitful sa buhay namin, Panginoon, O Lord. At hayaan mo, Lord, na maibahagi din namin yung aming natanggap, yung aming na-receive na word mo, Panginoon, sa iba pa namin mga kapatid, Panginoon, O Lord. And Lord, sa pagtatapos ng service na ito, Panginoon, hayaan mo sa oras na ito, Panginoon, that let your children receive the blessings, the power, the joy, O Lord, the peace, the rest, the love, O Lord, the protection, the covering, the strength, O Lord, na galing sa inyo, Panginoon, O Lord. Salamat, Panginoon, O Lord, sa inyong biyaya, sa inyong mercies, O Lord. Thank you, Lord. At Lord, sa pagtatapos nito, Lord, ng service na ito, ingatan mo ang bawat isa, yung mga kapatid namin na uuwi pa mamaya, Panginoon, O Lord. Ingatan mo sila, O Lord, at bigyan mo, Lord, ng sapat na kapahingahan ang bawat isa sa amin, O Lord. Even we declare healing sa mga nangangailangan ng kagalingan, O Lord, in Jesus' name. We declare, Panginoon, O Lord, your provision sa mga nangangailangan, O Lord. Lalo na financially, sa mga jobs, Panginoon, we declare it in Jesus' name. In Jesus' name. And even those who are struggling spiritually, we declare revival. We declare spiritual, O Lord, empowerment sa buhay nila. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po muli, O Lord, lahat, O Lord, ng katagumpayan, lahat, O Lord, ng kalwalhatian, O Lord, lahat ng pasasalamat, O Lord, kapurihan, binibigay po namin lahat ito sa inyo.
At lahat ng ito, pinagpipray namin in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Magsabi, lahat po magsabi ng Amen. Amen. God bless po sa lahat. Amen. Even yung mga nasa Zoom. God bless po sa atin lahat. Amen. Praise God. Nimpa, welcome. God bless po sa lahat. Good night po. Nimpa, Joy. Good night po. Good night po. Good night na. Bye-bye. I-open mo yung video mo. Huwag kang magbabay dyan. Pakita mo si Doc. Pakita mo yung ano mo. Ah, nasa bahay na. Nasa bahay na, di ba? Maaga nag-out wala si Doc eh. Ah, yeah, toxic na naman next week. Medyo, siguro. So. Ano? Anong balita? Wala, ginising ka lang namin. Sige, tulog ka na ulit. Yeah. Kaya pala, maganda ba yung pagkatulog? Ala, hindi ako natutulog. Nakikinig ka nga, diba? Yes. Nandito yung notes ko. Isisend ko sa inyo. Wow. Wow! Ay, wait lang. May nakikinig pala. Kala ko tatlo lang tayo. Oh, oh, nasa ko ka lahat. Sharing na daw ng mga notes. Yeah. Flexing notes my new. May notes din may kami. May notes eh. din kami. Sabi dito, nasusulat. Sa conclusion. Rest, worship, pray, and listen. Wow. Yeah. Yun lang yung nasulat. Oh, yung manda kasi Ate Ao, nagbabasa. May in short, spend time with Jesus first. Wow. Ay, Ate Ao, kumusta Ate Ao? Uy, kumusta natin si Pastor Ao? Uy, kumusta ka na Ate Ao? Masunurin eh. Ate Ao, kumusta ka? Lalong tumataba. Sa bahay ka lang ba o nag-work ka na? Pumasok na ako kanina. Ah. Hindi naman masakit. I mean, okay naman yung katawan mo. Ah. Okay naman, kaya lang ano, hindi siya pwedeng maglakad na medyo malayo. Pag malakas, baka mabinat ka. Sabi nga sa akin, bakit pumasok ka? Dalawang araw na nga lang ipapasok mo. Dapat ipinahinga mo naman. Oo nga. Oo, hindi ka masunurin. Oy, Ethel, kumusta naman dyan? Pwede magsalita. Naubos oy, na Sir yung Christian. Mani. Yung mani, naubos niya, kaya hindi yan ang salita. Wala na yung mani. Kuya Christian, no, kung nakahit yung mani. Diet ko. Uya ng uya eh. Wala pa naman kasi hindi pa start. Kaya napayat sa ating pili diet. Hindi po dahil kinakain gulay. Kaya makahinga na. Tulog na si Ana, si Al? Hindi, mamaya pa to. Kagigising lang ng ano, alas 8. May preaching pa si Ana mamaya. Ana. Assistant yun ni Pastor Jess. Worship leader. Ana, ayun ko pala. Ayan. Ana! 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 Para nagsasabi niya, oh, nandito na yung mga fans ko. Kagigising dumedede. Ana, nandito si Ronen. Si Ronen din, alag na alag. Nag-deplop mo yung dadalhin niya bukas. Sarili lang namin. Inuusap nga niya ako anong dadali namin. May sabi, overnight kayo buka? Oh, tapos sabi ko, ay, hindi alam na niya tayo na. Sabi ni Kuya ano Ron. Nga? Sinasabi si Kuya Marvin. Si Kuya Marvin. Hindi na. Andiyan na siya. Alam mo na yung dadalhin mo. Ano ba? Sisip pa daw si ano, si Iris sa Friday. Yeah. Opto po siya. Oh, tapos niyaya ako magano, mag-fellowship sa faith house, tambay. Biglang lumakas yung pandinig niya no. Pero tel, ano ng ano gulay bukas. Ah. Mo talaga no. Ayos 'yan. Marvin, anong lulutuin mo bukas? May gulay ba? Walang gulay. Lichon kawali ka. Gulay. Gulay. Garing-garing lichon. Mga temptation. Hindi, may bulalo na tayo eh. Huwag tayo masyado mag...
cholesterol. Yung bulalo, yung sa akin nung patatas at yung mais. Wow. Magdadala ko ng ano, Shanghai na bubble. Shanghai? Seryoso ba yun? Ethel, masipare kayong... Ethel, masipare kayong isa, walang baboy ha. Yung sa'yo, ano, balat lang? Oo. Baboy pa rin. Topper. Ano lang, lagay ko carrots lang. Balat lang daw yung kay Ate Flor. Ay, nandito pala si Itchy. Si Itchy, magaling. Nagwano si Kuya Christian at Shanghai. Prito na lang natin dyan. Okay, may ano tayo. May bulalo, may Shanghai. Ano pa ba? Ano? Magluluto ang gulay. Uy, okay. Mag-healthy naman kayo. Oo nga. Oh, wala healthy. Pumate pa lang off. Yung mga healthy, lechon tawale, papaita na ba ba? Yung mga healthy. Dituguan. Okay, safe na ka rin dyan. Yung sarili lang namin yung dadalhin. Wala ka so wala kami dadalhin, ha? Yung sarili lang namin. Sipilin pa daw. Pa namin itong dalhin. Baka walang kumain pag masyadong maraming magdala. Tara, pagaling po kayo agad. Kaya ang simba po kayo sa Friday? Natitignan ko kung kaya kasi yung lakad po kalapit lang. Medyo Ate mag-ingat pa ako. Malapit Ate... na naman po yung basement saan? Hindi makahirin. Ate Ang, may sasabihin si Nim. Ate Ang, may Pastora, sasabihin si Nim. Ate Flor, anong oras po kayo po darating dito? Asan po anong si oras ba yung gusto mo? Sabay ka kayo may friend mo. Magpasundo ka. Saan? Sayang naman yung dodge nun, di nagagamit. Sige ka, baka gamitin sa iba. Oh no. Hoy, magka-kailit siya. Sa, oh, no. Bigyan ko yun ng customer. Hoy, may dalawang customer naghihintay sa ano. Okay, tanong mo nga. Tama ba, pwede no, yung intente. No. Sabihin ko, no. Sabihin ko yun. Sayang yung dodge. Yung mga 10 o'clock. Magka-kailit kami bukas gabi kasi 10 pa yung labas ko. Magkano ba yung bayar? Ang budget ko, 15. 30 na doon. Pagbalik. Pagbalik pa. Pagbalik mo laman. Pagbalik mo lang laman. Ano? Jeep lang. Napagod pa si Roger. Napuyat pa. Ama, bigyan mo ng pang-arlip yun, Tiplor, para may pambayad sa parking. Oo. Kaya... Kaya pa dapat pang ekonomiya lagi. Yeah, mo tutulungan yun. Baka yan. Nag-iipon na ng ano yun. Kailangan ng mag-carlip. Baka nag-iipon na ng pang-propose. Wow. Ate Len, dyan ka matutulog? Ang sarap naman ng mga sinister. Ako, hindi. Alam mo naman ako, dala ako. O, inim pa. Ano? Punta ka doon sa Udairat. Sa Thursday? Anong oras? Anong oras kayo pupunta? I-update ka namin. Kain po kayo. Doon ka na magbabay. Alas 5 daw. Ala, may babad, di ba? Alas 5 ng 5 a.m.? P.M.? Hindi, alas 5 na. Maganda naman. Alas 5 na mga 5. A.M. o P.M.? Grabe A.M., ah. Sinong kaninong kamayan kay Kuya Jude? Kay Marvin. Ano ulam niya, Marvin? Ano? Ano ba to? Gulay na kalabasa, tapos galunggong. Yan na lang kay Ate Flor bukas. Tara niyo si Ate Flor. Hindi, meron. Yung pagkain ko ng 4 na araw, ah. Yung pagkain ko dito, upo, kalabasa. Papat na araw kasi nakain ng gulay. Kain ba yung cellphone? Upo. Upo. Kain, kain, kaon. Mag-ano na lang tayo. Mag-ano wow. Ay, meron na pala siya. Sapsoy. Mag-sapsoy ka na lang. Kumakain daw si Ichi ng gul ng ano, isda. Galunggong. Ano sasabihin ko? Ate, may sasabihin si Nimpa. Pupunta ba sila, Pastor, bukas? Hindi pa kaya kasi kailangan yung Pastor. Ah. Hindi pa nag-confirm. Wala akong sinasabi, Ate Flor, ikaw talaga.
Nababasa na namin sa iyong mga mata. Oo. Oh, oh. Ay, na yung may mata, pangangailangan ka. Yung mata pa lang din yung patiaw. Yung pag, may discernment. May na-discern nila. Sabi na siya, Ate Flor, sabi nila. Kilala-kilala ka din ka. Kilala-kilala ka. Yan na, nangungusap na ang mga mata. Flor, nababasa. Ate, ah, pag i-courier ba ni, ano, ni Nimpa, matanggap mo, tapos return? Hindi, ayaw nga daw ni Pastor kasi hindi siya. Kasi hindi alam nga ni Pastor. Si Ate Ao, i-address mo kay Ate Ao. Eh, pag, pag bukas yun, sa susunod. Hindi siya kay Ate Roulette, di ba? Hindi pa rin, huh? Ano, hindi pa rin naabot. Ay, hindi na siya kung ipadala, hindi. May isang courier kasi pag ipadala mo, nasa sa ano lang yan ni Dubai. Pag balik, Sunday. Balik agad. Wait lang, ang ganda ko sa camera ni Ate Flor. Oo nga. Oh. Wow. Naka-opo yan, naka-opo. Naka-opo. Hindi aser to aser. Maganda talaga ang Acer na ano. Charot. Ano-ano yung yan? Aser po, yung laptop niya. Ah. Si Aser. Ah, sir, binili po kay Mr. Cash. Ah, sir. Sa bagay sa Ate Flor, magpapepiesta daw sa ano, sa